Maligayang pagbabalik mga Pinoy boxing fans. Narito na ang mainit na boxing balita ngayong araw. Pero bago yan, kung ngayon ka palang napadpad sa aring channel, ay pindutin mo na ang subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. So hindi nga po pinagbigyan ng former heavyweight champion na si Anthony Joshua ang kahilingan ng top rank CEO na si Bob Arum, na kung maaari ay magbigay daan nga po ito at huwag na munang ituloy ang rematch kontra kay Alexander Usyk. Nang sa gayon ay maikasa nga po ng sikat na boxing promoter ang undisputed fight sa pagitan ni Tyson Fury at ni Alexander Usyk. Kinumpirma nga po ito ng mismong promoter ni Joshua na si Eddie Hearn. Sa naging panayam nga po ng IFL-TV YouTube channel sa chairman ng Matchroom Boxing, ay sinabi nito na tinawagan at kinausap siya mismo ni Bob Arum upang subukang kumbinsihin ang kanyang alaga na mag-step aside. Ngunit maging siya ay hindi pumayag sapagkat alam niya na labis ang pagnanais ng kanyang bata na makabawi kay Usyk, at tiwala nga po siya sa kakayahan ni Anthony Joshua na magtatagumpay na ito sa rematch. Sa ngayon, ang tanging nasa isip nga lang daw po ng dating kampiyon ay talunin si Usyk, at pagkatapos naman nito ay lumaban para maging undisputed champion ng heavyweight division. Sinabihan naman ni Eddie Hearn si Arum na intindihin na lang sa ngayon ang labang Tyson Fury kontra kay Wilder, sapagkat hinding-hindi nga daw po nila pagbibigyan ang kahilingan nito. Sa kabilang balita naman po ay paniwala ng undefeated super middleweight prospect na si Edgar Berlanga na gagamitin po ni Caleb Plant ang estratehiya na ginamit ni Floyd Mayweather kontra kay Canelo Alvarez upang talunin nga po ang kasalukuyang pound for pound king. Sa naging panayam nga po ng Fight Hub TV ay sinabi ni Berlanga na ang ganitong klaseng strategy at game plan ay sigurado magdudulot ng frustration para kay Canelo Alvarez. Pero kailangan pa rin daw ni Plant na makapagbitaw ng mga solid shots at makuha ang respeto ng Mexican boxer, sapagkat kung hindi ay maaaring sagasaan lang siya nito. Nang matanong naman siya tungkol sa posibilidad na labanan niya si Canelo, sinabi ni Berlanga na 2 taon mula ngayon ay sigurado raw na maghaharap sila ng current pound for pound king, at magiging malaking laban daw ito, lalo pa na may matinding boxing rivalry ang Mexico kontra sa Puerto Rico. Samantala, ikinagalit naman po ng kasalukuyang WBC lightweight champion na si Devin Haney ang labang Jojo Diaz kontra Ryan Garcia. Sa naging panayam nga po ng fighthype.com sa undefeated champion ay sinabi nito na hindi nga daw po nakakatuwa ang nangyayari, sapagkat sa halip na labanan na siya at harapin ng mandatory challenger para sa kanyang titulo, ay mas pinili nga po ni Garcia at Diaz na labanan na lang ang isa't isa kahit wala naman po silang mapapala. Sa isang article naman po na matatagpuan sa Boxing News 24 ay sinabi dito na kung sakali nga daw po kasi na matalo ni Ryan Garcia o di naman kaya ni Jojo Diaz si Haney para sa WBC title, ay kailangan nilang depensahan kaagad ito kontra sa number 1 WBC contender, at yun nga po ay si Vasyl Lomachenko. At alam naman natin lahat mga Brad ang kakayahan ni high-tech Loma, at siguro ito rin nga po ang iniiwasan ni Garcia at ni Diaz dahil alam nilang dalawa na alanganin pa sila para harapin ang isang dekalibreng boksingero. So yun lamang po ang mainit na boxing balita ngayong araw na ito. Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at pag-uusapan natin yan.